SMNI, truth that matters. Aga, papail na natin yan. Anong kaso po, ma'am? Violation ng anti-hazing law. Yan ang kaso niya. Yung civil, ma'am, sa school po. Eh, ano yan? Hindi na muna, ito munang criminal, i-file. Manong Ignacio, Republic Act, yung sinabi ko kanina, na Republic Act, yung anti-hazing law, 11053. Punishable by reclusion of perpetua. At ang buhay na pagkapilang do. Nantayla po niya. Ah, meron pa pala. Puto sa teacher. Rogelson Getaruela. Ano pala? Rogelson Getaruela. Nagtatago na yan mga yan, sigurado. Sino po yung mga yun yung professor. Professor. Ito yung ano yung teacher niya. Nag-recruit sa kanya. Rogelson Getaruela. Siya pa lang po yung... Siya pa lang. Kaya nga umiisa ng tulong sa school na tulungan siyang ma-identify mga members nito eh. Saka yung mga present. So paano ngayon po yung magiging action po niya sa case po niya? Chief. Eto, ipapile yung criminal case. Pag hindi kami nagpile ng independent civil action, kasama na rito yung civil action. Ipapile po ninyo sa mismong Cebu? Sa Cebu. Kailan po, Chief? Para lang. Ngayon, kung papahintulutan ni Secretary Rimulya, sa DOJ natin ipile. Para mapabilis. Pwede nga yung cellphone dito na sa cybercrime dito ipa-authenticate eh, para mas mabilis siguro kung mabagal ang Cebu. Fred, usap kayo ni Jiri. Dala mo ba yung cellphone na anak mo? Dala ko po. Saan? Andun po sa bag ko. O, diba, kunin mo nga. Pakita natin dito sa mga media. Picturean nyo. So, within the day, Chief, ay may... Iaayos pa. Kasi yung mga attachment pa nito. Mabilis lang to. Pwede hanggang bukas mapile. May mga screenshot na yung mga text eh. Takunan mo na. Baka ilan ho'y suspect pa po? Marami itong involved dito eh. Dahil marami nagtulong-tulong eh. Pero isa pa lang identified eh. Pero may... Kahit isa lang, ipile na natin, Rev. Yan. Hindi siya magturo. Hindi, Chair. Ayun nga ang hirap, takipan yan eh. Kaya dapat pare-pareho ng penalty. Pumalo at hindi pumalo, preclusion perpetua. Yun ang dapat gawin. Kasi nandun ka, hindi mo walang pinipigilan yung mga bangag mo kasama. Para lang rape yan eh. Pinanunood mo habang nire-rape yung victim. Para ka rin ang rape. Nag-enjoy ka sa panonood. Enjoy na enjoy ka sinasaktan yung kapwa mo. Pinapatay unti-unti. Alam mo naman nakakamatay yan eh. Kaya may anti-child abuse law. Bawal sakta ng bata. Bawal pingutin ng tenga. Bawal na. Yung anti-child abuse law, Republic Act 7610. Oh. Eh kung yung tatay-nanay, bawal mamingot, bawal mamalo. Eh ikaw, anak mo ba yan? Tapak ko yata ngayong araw na to. Nainis ako eh. Oh. Kainis. Meron po screenshot ang anak ko dito. Attorney, balikan ko lang yung tinanong ko kanina. So, if in case po na lumapit sa inyo yung mga suspect dun sa kay Salilig, hindi ho tatanggapin ng... Hindi na, kasi tinutulungan na namin yung mga victim eh. Saka yung ano, yung state witness, di ba? Power nag-assist. O, wala pang ano, isa dragon pa sila. O, yun. Lumapit na yung state witness eh. Opo. So, hawak niyo na po yung mga biktima nasa... Kumbaga, kayo na po yung magsisilbi yung mga abogado ng mga biktima po natin. Thank you mga po. Biktima. Kasi, sa pao, hindi kami dapat tama. Sabi nga ng iba, abogado kami ng mga kriminal. Pero kung nauna naman yung biktima, bigyan naman natin ng pagkakataong ang biktima ay may magtanggol na abogadong dedicated. O, di ba? Biktima yan, nauna eh. O. Hindi naman ako namimili ng kaso, basta nauna kayo. Oh, eh, bakit ngayon lang? Ilang araw na yan ah. Nadyaryo na yan ah. Saka kayo lalapit? Eh, kung sumuko kayo, baka sakali. Oh, mag-state witness kayo, pwede. Diba, direct? Mag-state witness sila, pwede. Walang conflict yun.
kakampi nila prosecution. Kaya kayong mga involved dyan, mag-state witness na kayo. O at least, ma-discharge kayo from any liability. Ma-solve yung crime na yan. O kayo, anong suggestion nyo? Nagawin natin. Ikaw. At member ka kasi. Oh. Kayo. Bulis na yan, paternitis na yan. Yes, ang buti yan. Dami ng buhay ang nalagas. At, no? Yun na nga po. Pero, eh bakit? Pag lawmaker ka, dapat ang sambayanan ang pinoproteksyonan mo, hindi yung fraternity mo. Yes. Attorney? Kaya nga hinalal ka ng bayan, credible ka eh. Hindi ka na credible kung pinapagtakpan mo yung fraternity mo. Sa fraternity, di naman lahat may kasalanan. Pero mayroon lang ilan. Ang proteksyonan mo, yung walang kasalanan. Pero pag yan ang may kasalanan, isuko mo sa batas. Dahil kung hindi mo sinuko, accessory after the pack ka. Criminal ka rin. Ah, criminal ka din. Ano klase ka? Inalal ka ng bayan, dapat. Tabi-tabi po, kayo magalit ha. Oh, pinapatanggalan mo ako ng budget eh. Di natamaan kayo. Oh, ano? Attorney. Ito yung cellphone ng anak niya. Sina-charge mo yan para hindi mamatay na. Opo. Oh. Sina-charge. Papakita yung text, kukunan ni Adrian. May lalabas mo. Bali, ako na po ang nakakuha nun. Andiyan na yung pinapakita. Ako na po yung... Gusto mo makuha yung original? Dre! Ay, bibigay. Bibigay na lang ni Ka Gerald. Opo. O, na-retrieve na nila dito yan eh. Ito yung cellphone, taas mo. Nung anak niya, ayan. Yung text message, mailalabas mo pa sa message? Yung ano po sa ngayon, hindi ko na ma-open yung... Attorney, gano'ng ka-importante po yung cellphone? Sa ngayon, hindi ko na po ma-open yung messenger niya. Naka-remembering na po. Bakit nawala na? Ano niya? Bali, pag ano po pala, pag nawala na yung may-ari. Ganun po, hindi na po ma-open. Pero depende pa rin po kung open yan. Ma-open daw po ito na ano. IT. Opo, parang ni-report. Ay, pero na-retrieve na ng team natin. Na-retrieve na yung mga kopya, di ba? Ito na nga eh. Nandito sa mustapit. Attorney, gano'ng ka-importante yung cellphone po na yan para dun sa pagsasampa ng reklamo laban dun sa mga suspect? Electronic evidence yan eh. Mahalaga ang mga cellphone, kahit sa concubinate, sa adultery. Importante yan. May electronic evidence tayo. Attorney, balik ko lang yung issue dun sa abolishment. Kasi may anak din po ako eh. Although maliit pa lang, syempre. Natatakot ka, no? Baka ma-recruit? Yes, opo. Talagang sobrang natatakot po ako. Pasensya na kung medyo passionate ako dito. Kasi gusto ko paglaki ng anak ko, safe siya. Pag pumunta sa eskwelahan. At hindi po, lagi na naiyak ko. Tulad ni nanay kasi parang naano ko po si Nanay Lenny. Pag lumaki kasi yung anak mo, syempre matatakot ka na baka mamaya maging miyembro ng fraternity. At maging, wag naman sana maging biktima ng hazing. Ano po yung maibibigay ko ninyo na suwisyo o na mga pamamaraan para sana po matigil yung ganitong mga... Una, yung mga anak mo, hubugin mo. Eh, paalam muna na mga namamatay sa hazing, sa fraternity. Mm-hmm. Alam na niya. Ipaalam muna kaagad. Saka ano, darating araw, anak, maging halimaw ka rin, papatay ka rin. Kaya huwag ka na sumali dyan. Hanggang walang ngipin ang batas. Hindi po kaya dapat na i-abolish na po talaga. Abolish na dapat. Abolish na yan. Hindi nakakabuti yan. Pangkampanya lang yan eh. Sorry, ginagamit pang kampanya. Sasali sa isang napakalaking prat. Attorney, marami sa ating mga mambabatas ay mga miyembro ng fraternity, mga showbiz, personalities, maging sa hanay ng PNP. Kaya napoproteksyonan sila pag pumatay. Yes, yan ang itatanong. So, paano natin maiabulis? We cannot deny the fact, maging yung mga dating presidente at yung mga kasalukuyang mga senador ay member ng kilalang personalidad.
So paano natin maabolis itong kapatiran na sinasabi itong protector? Kailangan ng batas. Tawagan natin si Robin Padilla, gawa batas. At si Rapi Tulpo, dalawang senador. Member ba sila ng paternity ng dalawa? Hindi. Pati ba si Robin? Hindi. Artista lang. Parang so, kasi may mga attorney, yung brotherhood, no? Para, ang iba yung brotherhood na, eh. Iba yung brotherhood. Itong fraternity, para malaman talaga, malinawan yung iba. Kasi ang gaganda ng layunin nila, ang gaganda talaga, talagang maging yung mga kabataan. Katunayan, ako'y member din ng fraternity, Tao Gamma Phi. Member ako ng Triskelion din. Oo, may sorority ako. So, ibig sabihin, talagang bilang ako member ng Tao Gamma Phi at ako'y nagsimpatiya dahil yung kabrad namin sa ano, nasa Sambuanga ngayon, nakaburol. So, paano natin maiwasan to, attorney, katulad ng binabanggit mo, na talagang merong ngipin. Dahil ang lalaki ng mga personalidad, PNP, mga general, kaya senador, presidente. Oh, natatakpan talaga. Yung kaso. So, kayo, attorney, ito, yung kilala kayong matapang talaga magsalita. Kayo'y nanindigan na talagang i-abolish itong fraternity. Para sa akin, i-abolish ang fraternity na pumapatay. Pag may record na sila, na namatayan sa isin, meron na dapat batas na automatically cancelled ang registration nila kung sa SEC as an organization. Cancelled. Automatic cancellation. Basta may napatay sa hazing ng isang fraternity. Yung Venturina case sa ano? Sa UP. Fraternity versus fraternity yon. O yung mga ganun. Dapat automatically cancelled ang registration. At kapag cancelado na, hindi na sila makakapag-operate. Hindi na makakapag-recruit. At pag may napatay, lahat liable. All members, whether present or not. Ipagka hindi natigil yan. Kasi may sabi niya, nagdala lang ako ng isang case na beer, ba't ako kasali? O nagdala lang ako ng mga sitirya. Nagdala lang ako ng bataw, ba't ako kasali? O, anong klaseng bato? O yun, naging halimaw yung mga kasama mo. Yun, ang susi dyan. Basta nagka-record, parang sasakyan. Kapag nakapatay, ini-impound sa LTO. Sasakyan nga, na-impound. Tao pa. Wala eh, walang ngipin eh. Naging member ako ng Crusade Against Violence. Umpisa na yan, mayroong mga napatay sa hising. 1990 yun. Ilang taon ako nun? Bata pa ako nun. Ilang taon ako nun, 1990? Oo. Oh, 1961 eh. 29 years old. Oh. 1990, bagong abogado ako nun. Wala kami magawa. Lenny Villa case. Hanggang sa sumali din ako sa naging founder kami ng Volunteers Against Crime and Corruption. Daming hazing. Ganun pa rin. Ilang taon na yan? 1990? Anong ilang taon na ako ngayon? Noon 29-year-old ako ngayon. 61-year-old na ako. Ayan pa rin. Sinong magaling na senador ngayon? Kaya ang magagawa ng batas na magbibigay tuldok sa kamatayan at pagkabaldado ng mga brothers and sisters ng fraternity. Sino? Sana may magpa-interview sa inyo. Yan. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.